Likas sa tao ang may malikhaing pag-iisip na kung minsan, sa sobrang aktibo ng ating utak sa paglikha ng mga kwento, ay madalas na nagiging sanhi ng ating takot. Gaya na lamang ng mga kwentong kababalaghan tulad ng engkanto, duwende, aswang, kapre, maligno, at ang white lady. Isang lugar sa lungsod Quezon ang pinaniniwala ang pugad o lugar na madalas pagpakitaan ng isang white lady, ang Balete Drive, isang lugar sa New Manila, Quezon City na pinangalanan mula sa puno ng balete dahil maraming puno ng balete ang namakikita sa 1.3 kilometrong haba ng kalsadang ito. Ang Balete Drive ay pinagdudugtong ang E. Rodriguez Avenue at ang N. Domingo Street. Pinaniniwalaan din ang lugar na ito ay ginamit ng mga Kastila noong 19th century. Patunay dito ang mga lumang bahay na nakatayo sa lugar. At noong 1970, ang kalsada ay ipinaaspalto ng dating Pangulong Marcos para naman sa maayos na pagdaan ng mga sasakyan. Subalit sa likod ng tahimik na lugar na ito ay may mga nakatagong mga kwento. Mga kwentong kababalaghan at nakakapanindig balahibo, ito ay binansagang one of the most haunted places in the city dahil sa pagsapit ng gabi ay may isang babae na nakasuot ng mahabang kulay puting kasuotan at may maitim at mahabang buhok na natatakpan ang mukha na nagiging sanhi ng aksidente. Ayon sa mga kwento, kapag ikaw ay dumaan sa kalsadang ito, magugulat ka na lamang na may biglang lalabas na babae mula sa puno ng balete. At mas nakakatakot pa kapag ang babae ay nakasakay na pala sa'yo. Dahil sa gulat at takot, mababangga mo ang iyong sasakyan na maaari mong ikasawi. Ang tanong, sino nga ba ang babaeng nagpapakita tuwing takip silim at bakit siya nagpaparamdam at nagpapakita? Ito ba ay totoo o katang-isip lamang? Maraming bersyon ng kwento ang nabuo kung sino nga ba ang babae sa Balete Drive. Nagsimula ang kwento noong 1950s. Ayon sa mga residente at ibang taong napadaan sa nasabing kalsada, ang babae sa Balete raw ay isang dalaga na pinagmalupitan ng kanyang sariling pamilya na hindi alam ang kadahilanan noong panahon ng Kastila. Ikinulong, hindi pinakain at sinasaktan na nauwi sa kanyang pagpanaw. At dahil na rin dito, ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik at hanggang ngayon ay humihingi pa rin ang tulong sa mga taong napapadaan sa Balete Drive. Ang sumunod na bersyon kung sino ba ang babae sa Balete Drive ay isang biktima raw ng hit and run. Ang nakasagasa rito ay isang taxi driver at dahil sa madaling araw na ganap ang krimen, walang taong nakasaksi. Ang driver ay nataranta at hindi na naisugod sa ospital ang biktima. Iniwan na lang ito sa gilid ng Balete Tree. Dahil dito, ang kaluluwa ng babae ay naghihiganti at patuloy na hinahanap ang nakasagasa sa kanya. Kaya patuloy itong nagpapakita sa Balete Drive. At ang pangatlong bersyon ng kwento kung sino ba ang babae sa Balete Drive ay isa raw estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas na biktima ng panggagahasa. Nang siya ay mapatay ng mga umabuso sa kanya, sinakay siya sa sasakyan at itinapon sa may puno ng balete. Dahil madaling araw din naganap ang krimen, kaya naman walang taong nakasaksi, kagaya ng naunang kwento. Ito ay nagpapakita dahil humihingi ng tulong sa mga taong dumadaan sa Balete Drive. Maliban sa pagtuklas kung sino ba ang babae sa Balete Drive, maraming mga kwento at patotoo ang mga residente na nagsasabi na ang kwento ng white lady ay hindi katang-isip lamang. Isa na riyan ang kwento ng isang lalaki na may sumakay daw sa kanya na babae na nakaputi at mahaba ang buhok, ngunit pagtingin niya sa salamin ng sasakyan, ito ay nawala. May kwento rin ang isang residente na may taxi driver na kumatok sa bahay nila at nagsabi na may hinatid daw siya na babae noong isang gabi sa bahay nila at habang papasok ang babae ay bigla itong naglaho. Ilan lang ito sa mga kwento ng mga tao tungkol sa pagpapakita ng white lady sa Balete Drive.
may mga tao pa rin na hindi naniniwala sa kwento na ito. Dahil noong 1953, may isang kilalang reporter ang gumawa at nagbalita sa kwento na ito sa kagustuhan niya na makakuha ng kakaibang balita. Kaya naman sinasabi nila na ito ay kwentong bayan lamang. Subalit, hanggang sa ngayon, ito pa rin ay pinag-uusapan ng mga tao. Nagbunga na rin ito ng iba't ibang kwento at may mga pelikula na rin na may temang nahahawig o hango mismo sa kwento ng White Lady sa Balete Drive. Ganun pa man, ang kwento ng White Lady at kung bakit ito nagpapakita ay nananatiling isang alamat.